dahil si Mang Narciso para pagtakal ang buhay namin ni Ate Ramona. Magsalita ka! Igilan mo na ako! Wala akong kilala ng Narciso. Sinungaling! Napakasinungaling mo! Hindi po siya nagsasabi ng totoo. Walang ibang gagawa nito kundi ang mga Narciso! Kaya, alam mo natin hindi magsasalita yan eh. Huwag ka mag-alala. Papatunayan natin na ang mga Narciso may gawa nito. That brother of yours is going to be our downfall. Kung hindi mo lang siya kapatid. Huwag ka mag-alala. Nakatakas na siya at hindi naman tayo ilalaglag ng mga kasama niya. Lucas is loyal to us. At mahirap makahanap ng ganung tao, di ba? Gagamitin ito ni Lena, nakikita ko na. Anong gagawin natin ngayon, Lucas? What else? Kundi linisin ang kalat ng kapatid mong palpak. Ate? Ate? Asan ako? Nasa ospital po. Nabaril po kasi kayo. Buti naman gising na po kayo. Ikaw, okay ka ba? May tama ka rin ba? Ate, kaya talaga ako pa yung naalala ninyo. The peace lang po to, walang-wala kong para sa tama ninyo. Nahuli na ba yung mga nanlob sa atin? Pero may nakatakas po na isa yung bumaril po sa inyo. Mahuhuli din yun. Dapat lang. Siya po may gawa nito sa inyo. Kailangan niya magbayad. Dapat siya makulong. Dapat siya masunog sa impyerno. Shhh! Relax. Buhay pa ako. Ate naman kasi, bakit naman po kayo humarang-harang sa bala? Akala niyo po ba superhero kayo? Hindi. Munti ka na po kayo mamatay. Ano ka ba? Di ba sinabi ko na sa'yo noon, hindi ako basta-basta mamamatay. Masamang damo ako. Ate. Pinapatawa lang kita. Masyado kang stressed. Ate, hindi niyo po alam kung gaano po ako natakot. Nakita ko kayo na duguan, walang malay. Akala ko patay na po kayo eh. Akala ko iiwan niyo po ako katulad ng nangyari kay Lolo. Ano ba? Hindi kita iiwan. Pangako ko yan sa'yo. Ate, huwag niyo na pong gagawin ulit yun. Nakita niyo po ba yung red shoes ko? Red shoes? Pwede yung pakihanap? Ah, sige po, ma'am. Sige. Thank you. Ng mga pulis ang kapatid ni Vanessa Narciso na si Brian Rubio na siyang tinuturong pangunahing salarin sa nasabing insidente. Formal nang naghain ng reklamo ang panig nina Magdalena Mendoza. Sana natuluyan ng Lena na yan. Ano? Naririnig mo ba sarili mo? Ito? Bakit? Affected much. Hindi tama hilingin mo mamatay ang isang tao. Dapat lang yun. Kung wala naman magandang dulot yung tao yun. Eh, that Lena? She's gone. I can't believe you can be so heartless. Yeah, right. Kaya nga bagay tayo, di ba? With all your schemes and dirty tactics. Kaya huwag mo akong pagsabihan na parang ang linis-linis mo. Lena. Nang
ginagawa mo dito? Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para humarap sa akin pagkatapos ng ginawa ng Tito Brian mo sa amin ni Ate Ramona? Lena, hindi ako nagpunta dito para makipagtalo sa'yo. Nag-aalala ako sa anak ko, baka kung ano nangyari sa kanya. Kung talaga nag-aalala ka sa amin ng anak mo, tulungan mo kung mapakulong ang mga magulang mo. At bakit ko naman gagawin yun? Wala naman sila kinalaman sa mga nangyari sa'yo. Bulag ka ba sa kasamaan nila? O talagang duwag ka lang? Hindi mo kayang tanggapin ang masasamang tao ang mga magulang mo. Wala kang proof na sila ang umatake sa'yo. Isa pa, hindi pa lumalabas yung result ng investigation ng mga polis. Kaya daan-daan ka dyan sa mga binibintang mo. Hindi ako natatakot sa inyo. At pwede ba, hindi mo sila habang buhay na mapagtatakpan. Adrian, huwag kang tanga. Dala ko ang anak mo at nakuha nila akong ipapatay. Tapos ngayon, pinagtatanggol mo pa rin sila? Magulang ko sila. Hindi ka ba kinikilabutan? Yung tinatawag mong magulang, mamamatay tao. Umalis ka dito, hindi ko yung kausap ko. Ngayon ako na. Umalis ka na, huwag ka namang gulo dito. Oh, tama na. Kumalma ka na dyan. Ako kakalma. Eh kahit saan di ka tinitigilan ng Adrian na yun. Jordan, kayang-kaya kong sarili ko. At kahit sino pa sa mga narsiso ang sumugo dito, hindi ko sila atrasan. Gusto ko lang naman protektahan ka eh. Parang kahit anong gusto kong bantay sa'yo. Puro ko sablay. Ano sablay? Hindi totoo yan ah. Kung hindi kayo dumating ni Ninong kagabi, baka hindi nyo na kami nadat ng buhay ni Ate Ramona. Jordan, niligtas mo kami. Para kang superhero eh. Hindi naman. Mas humble pa to. Ano kasi baka pag hindi kita nabantayan, babain ako ng lolo dado. Sus, ito talagang best friend ko. Nagdadrama naman. Pero alam mo, alam ko nakikita lahat to ni lolo. At suportado niya ang laban natin sa mga narsiso. Alam mo ba si Lena? Naiintindihan ko kung oo man yung sagot mo. Hindi ko minahal si Lena. Ginawa ko lang yung inutos niya sa akin. Kailangan ko sumunod. Ikaw, mahal mo ba si Lena? Di ko alam. Grabe yung ginawa sa akin ng babaeng yan. Yung babaeng yan, pinaglaruan ako. Pinaikot. Pero hindi mo siya pwedeng tuluyan, kalimutan. Magkakaanak kasi kami. Dahil lang ba talaga yan sa bata? Ang gagawin ko? Alam mo, kung may pinagsisihan man ako sa ginawa ko, yun ay hindi ko pinagtanggol ang anak ko. Inaya ko makulong si Lena at dahil doon nahulan siya. Kung gusto mong makasama ang magiging anak ni Lena, huwag mo siyang susukuan. Sabi ni Martina, andito daw si Adrian kahapon? Opo. Kinamusta po ako at ang baby namin dahil nabalitaan daw po niya yung nangyari sa atin. Ako? Wala siyang maluloko dito. Imposible namang hindi niya alam na yung mga magulang niya yung may pakananang nangyari sa inyo ni Doktora. Kumusta? Kapit na kapit pa rin ba siya sa bata? Ano pinag-usapan niyo? Panay bata ang bukang bibig niya. Talagang kapit na kapit siya sa bata. At sa tingin ko, hindi pa tuluyan nawawala ang nararamdaman niya para sa akin. Magit na ba tayo talaga ng mga bad press?
hindi na natapos ang isyong kinasasangkutan ng pamilya nyo. Parang hindi na naman kayo nasanay. With a big name comes attention and fame. And you know, we always bounce back from issues like this. Hindi tayo palaging pagbibigyan ng investors natin. Nakausap ko sila. And some of them are thinking of pulling out. Inaayos na namin ang gusto. Tell them, kawalan nila kung itutuloy nila pag-pull out. Mahal ka pa niya? Oo. Oh, yun yung nakita ko sa mga mata niya. Kaya mapapakinabangan pa natin si Adrian. Binigyan ko po siya ng ultimatum. Ang sabi ko, dalhin niya sa atin si Brian kung talagang may pakialam siya sa bata. Magagamit ko to para mag-away sila ni Lucas. At masasaktan si Lucas kapag tuluyan na siyang tinarikuran na nag-iisa niyang anak. Excuse me lang ha. Very important lang. I hope you don't mind. Kasi very important question lang naman to. Pag nasagot niyo tong tanong ko, you can do whatever you want. Okay. Sige. I see. They're good. What do you want, Adrian? Gusto ko lang kumpirmahin sa inyo mismo kung kayo nga ba talaga may gawa ng binibintang ni Lena. Adrian? Oh, ba't di kayo makasagot? Madali lang naman yung sasagot nyo eh. Oo, oo, hindi. Excuse us for a few minutes. Stay clear. Okay. If you'll just excuse us, we'll be back. Sheila, bigyan mo sila ng refreshments? Dad, bakit ayaw niyo iparinig sa mga tao na kayo yung nagpautos at papatay si Magda? How dare you? Pinagbintangan mo ako sa harap ng mga investors. Kung totoong bintang yun, hindi niyo dapat ginawa yun. Adrian! Stop it! What is the matter with you, Adrian? Mas naniniwala ka pa sa babae niyo kesa sa amin? You ungrateful boy! Nakita ko sa balita. Sinabi ni Lena yung tungkol sa pagtatangka sa kanilang dalawa ni Ramona. At kayo yung pinagbibintangan na nagpautos nun. Adrian, naniniwala ka sa mga bintang niya? Ha? Akala mo, kaya namin magpapatay? Kami na pamilya mo, hindi mo kami pinaniniwalaan? Kung talagang pamilya ko kayo, hindi nyo ipapautos sa patayin yung mag-ina ko. Nagre-reklamo ka na napahamak si Lena. That woman made a fool out of you. Niloko ka niya! Hindi ba dapat galit ka sa kanya? Hindi ba dapat wala kang pakialam sa kanya? Ano ko yung dinadala niya? Isa pa, siya ang may atraso sa akin. Kung sino man dapat gumanti sa kanya, dapat ako yun. Niloko ka ng babaeng yun! Dapat by now, you should know that that Lena is a liar! Sisirain na tayong lahat! It is bad enough na nagpaloko ka sa kanya. You know what's worse? Naloko ka ulit! At ngayon nagpapagamit ka para sirain tayong lahat! Kung mag-isip ka,
parang hindi kita anak! Lucas! Enough! Enough! Stop it!